Patuloy tayo guys sa ating part 2. So, welcome back sa pagbabalik. So, 20 seconds na yung break natin. Balik ka agad sa part 2. Nagre-recording na ako na marami. So, ito ang gagawin niya sa part 2. Importante itong video na ito. Panoorin nyo ito mula ngayon, mula sa una hanggang sa dulo. Okay? Ang purpose ko lang is paano maging malakas ang katawan sa isip na magawa yung trabaho mo sa loto or sweat rest or at ano pang ginagawa mo na maging malakas ka, infinite, unlimited energy, at masaya ka, feeling youth, feeling good, at feeling sa body. So, itong inanong ko, Santon Plus Gold, well, hindi ako endorse ito, hindi ako binayaran, or ano, basta maganda ito, ininom, tinatry ko. Intake to, before meal, walang kain. So, food naman yun, pagkain, food supplement. Tapos, yung back posture corrector, ito yung parang ano siya, sinusuot ko sa likod yan para straight yung likod. Ano yun sa Shopee, oh, Lazada, ayun, 200 lang yun, 300 lang sama na yung shipping. So dami na ko ng dalawang set or isa. So malaking tulong ang back posture corrector. At tapos yung breathing, malaki talagang utang ko dyan sa breathing. Nag-share dyan nila Wim Hof at saka Breathology. Malaking tulong talaga, kailangan talagang huminga araw-araw. It's needed, it's necessary. Diba? Katapos, wag malungkot. Kasi yung pag-breathing lang ang gagawin mo, ang benepisyo, yung conscious breathing, kakalma yung katawan mo, re-relax, at yun ang tuloy-tuloy mong gagawin. Ha? Wag puro chismisan, ganito, then, pag matatrabaho ka, may technique talaga ang tao. Yun ang technique, guys. Sabi nila, para na kung nasa langit na, hindi na mapapagod, parang hyper na ako masyado, sila, sakit-sakit ng binti nila sa kakatayo, kakalakad, kakabuhat, ano pang ginagawa mo, buong oras, minuto. Nagagamit ko yun sa trabaho, breathing, pero bibig lang yung breathing ko. Malaki ding tulong ang breathing, kaysa wala talagang breathing, gumagalaw. Kasi pag, ganito, gumagalaw ka, then wrong posture yung likod mo. Sasakit yung ulo mo pag wrong posture yung likod mo, di ba? Plus sinabayan mo pa sa hindi ka nagbe-breathing, plus mali pa yung mga pagkain na kinakain mo, process, hindi ka kumakain ng gulay, prutas, plus hindi lang sasabay yung prutas, gulay sa health tips and advice, makikita rin sa playlist yan or sa home, sa video scroll nyo. Ganun, may technique tayo doon sa health tips and advice, hindi magkasakit. Pero itong gulay, malaki itong tulong na kahit gisa lang, di ba? At sabayan mo ng kalamansi kung marangsaw-saw, kunting toyo, para absorb yung mga kinakain mo. Kasi investment yung health is wealth, kayamanan yun ang walang sakit. Di ba? Itong oxygen, nahilo ako kasi dati, hindi ko nagbe-breathing din, hindi ko alam na ganun pala ka-importante ang breathing. Okay? Sa mga subscriber dyan, makakilala ko, ito isi-share ko sa inyo. Tignan nyo sa playlist, mga video series. Yun ang gagawin. Importante ang magbe-breathe ka. Maging nga, ito, bago ko nagsalita, nagbe-breathing ako. Then kung magsasalita ako, labas ang hangin. Pero marami na akong supply at tawag ito, deposito na oxygen sa katawan. Yun ang magtuloy-tuloy ako makasalita. Pero wala akong ginagawa, nagbe-breathing talaga ako. Inhale, tigil, 3 seconds, exhale. Dapat ganito ang pag-breathing mo, slow, mabagal, slow, soft, malambot ang hangin, yung pagpasok at paglabas, at saka deep, malalim. At saka yung tiyan mo, dapat lumalaki yung katawan mo, hindi yung bagal lang. Yung parang dito, yung balikat lang tumataas na breathing, mali yun. Dapat ang pag-breathing mo, kalmado, relax, saka malalim. Yun ang ginagawa ko araw-araw. Ang benepisyo, lalakas yung katawan mo at unlimited yung energy mo. Para di na kailangan pang magkakape pa, magsa-soft drinks pa, mag-energy drink pa, magda-drugs pang iba, di na kailangan. Kasi ang inhale, kanina yung mag-drugs na yan, ginamit yan, sa ilong lang din dadaan kasi sabi sa medical, ang ilong, sabi ng doktor, direct kasi yan sa utak. Yung ano niya, may itong ilong direct, may ugat siya or nerve na direct sa utak. Yun namang iba na aadik. Pero kung hindi ka magbe-breathing, di ba? Hindi naman ang concept dito.
hindi naman yung tatuturo tayo sa drugs. Ang sabi ko lang dito, pwede kang mag-survive, pwede ka lalakas kahit wala na yung mga bagay na yan. Mga bisyo, sigarilyo, alak, di ba? Wala na, hindi na kailangan ng ganun, kape, hindi na mga energy drinks, soft drinks. Kasi kahit sa pamamagitan ng breathing, kayang maka-assist, makatulong sa'yo sa ginagawa mo. Pag hindi ka mag-breathing, kahit may mga bagay kang ganun, papagod ka pa rin, sasakit yung ulo mo. At lalo na ibabantay mo yung kulikod mo, at saka yung leeg na huldi, ganun yung forwarded, yung sobrang abante. Kasi may iipit yung ugat dyan. Pag iipit yan, lalo, sasakit yung ulo mo. Yun ang experience ko. Share ko lang. I-straight ang question ng leeg mo at sa kalikod, dapat straight. Okay? Straight yan para hindi sasakit yung ulo mo. At sabayan ng breathing at proper food, mga pagkain. At saka sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold yan. Okay? Santon Plus Gold. Food supplement. So, dapat alam mo yung ginagawa mo para isiris-siris mo yun para condition ka at malakas. Parang sa ano pa, always ready sa bakbakan. Diba? Bakbakan sa trabaho, sa pagtrabaho, sa school. Kasi wala namang taong hindi busy ngayon. Mahal ang bilihin, pagkain, ano pa mga services. So, siyempre, kunti lang yung kita. Mahal ang bilihin, yung mga basic needs. Mahirap ng kakain. Siyempre, nagluluto pang iba, marami pang ginagawa. Siyempre, kailangan natin ng extra energy. Diba? Hindi lang dapat, ang advice ko rin sa inyo, yung mga youth na yan, yung mga adult, huwag kayo sobrang mag-invest sa laro, sa games, lalo na yung likod nyo, ganito. Hindi kayo nagbe-breathing, hindi kayo kumakain ng tamang food, hindi kayo ng food supplement. Diba? Kung hindi nyo igagastos yung sarili nyo, hindi nyo tutulungan yan, walang mangyayari sa buhay nyo. Hindi sapat kasi ang breathing lang. Kakain ka na ng gulay, may food supplement ka rin, saka may tamang supply ng tubig, at saka tulog. Kasi, kung hindi mo kasi gagamit yung advice ko ngayon, siyempre, sasakit yung ulo mo, yun ang dahilan. Nagkakape ka para ma-active yung utak mo. So, sobra mong kape, 3 times a day, twice a day, mag-produce ka ng anxiety yan. Lagi kang takot, magpapitit yung heart mo kasi puro ka lang kape, di ba? Hindi ka nag-breathing. Maganda talaga yung breathing. Na-try ko yan, yung fasting, walang kain talaga. Malaking tulong. Parang wala lang, parang relax lang. Kasi nag-inhale, exhale, focus ako sa breathing, conscious ako sa breathing. Importante siya talaga. Okay, yung sikreto ko ha, bakit ako parang active na active sa church, sa bahay. Yun ang secret ko guys, wala tayong kinatago dito. Itong back posture corrector, malaking tulong din ito. Yan ang mga sikreto paano tayo lalakas. Saka positibong pag-iisip. Huwag laging takot, stress, inggit, yung mga ganun. At yun ang magpakalma, peace of mind. Diba? Yung word of wisdom, yung mga Buddhism, yung mga meditation. Malaking tulong din yung pag-iisip mo at saka yung breathing. At sabayan mo ng healthy foods. Yun naman talaga ang nagpapalakas sa akin, guys. Kasi kung hindi siguro ako nag-research dun, di ba, tanong ko, bakit ka nag-search sa YouTube? Di ba, tanong ko sa'yo, bakit ka nag-search? Kasi naghanap ka ng solution sa problema mo. Etong pag-search mo ngayon, itong title na ito ngayon, yung click mo ng video na ito ngayon, gagawa siguro ako ng thumbnail, paano maging malakas sa breathing. Na-click mo ito dahil kasi naghahanap ka ng solusyon sa problema mo. Napagod ka, sagit ang ulo mo. Hindi naman ito gamot, bali makakatulong, makarecover sa magandang pakiramdam. Kaso ang problema ngayon ng tao, puro busy lang tayo eh. Then, pag ang free time, ano baga, doon tayo babawi sa free time. Ang free time mo, doon ka sana magsa-search, paano lalakas, paano mag-breathing. Kasi kinukumbine-kumbine yan yung dating year 2019. Mahina talagang katawan ko, lalo na yung 2020. 2020 ko lang nalaman itong breathing eh. Kasi kung di pa ako nagbe-breathing, sakit ang ulo ko. Daming trabaho sa bahay, ganito, ganito. Then may personal ka pang trabaho, may luto din ako na trabaho. Babu-vlog din, trabaho din yan. Si-share natin. Ganon kasi ang demand ng trabaho ng buhay. Ang trabaho ng buhay, ganon na karami ang demand. Madaming energy ang demand. Na kung wala kang lakas, lagi kang nahihilo, napapagod, sasakit yung ulo mo, parang hindi ka na ganado sa pag
trabaho. So, makalat ang bahay, hindi malinis. Then, hindi mo nagagawa yung trabaho mo sa school, lalo na sa sweaters mo. Pag search mo, kahit pagpapanood sa video, nalilito ka na. Kasi yung likod mo, correct mo ba? Yung leeg mo, ganito lagi. Hindi nakayuko sa cellphone yung likod mo, ganito din, ganan. O, hindi ka aware. Then, hindi ka nagbe-breathing. Hindi ka kumain ng tamang pagkain. Siyempre, ang mangyayari sa katawan mo, mahihilo ka. Nagtatanong ka rin, doon ka babawi sa kape din. Kung lagi nakayuko ang likod mo. Nandun naman sa YouTube yan. Yung wrong posture. The ano, danger of wrong posture. Meron yan. Yung mali ang pag-straight ng likod mo. Puro lang ganito. Ako, yun ang pinanood ko. Yun. Malaking tulong yun. Ang straight posture. Pero hindi yan sapat. Dapat combine-combine yan sama-sama. Yun. Para lalakas yung katawan mo. Hindi tayo malakas na manakit ng iba. Malakas tayo sa paggawa ng kabutihan, pagtulong ng ibang tao, help other people, diba? To do their task, diba? Yun ang mahirap kasi, na parang gusto mo magtrabaho pero yung katawan mo hindi kaya, parang may kulang ka ng oxygen, kulang ka ng proper breathing, kulang ka ng nutrition. Yun ang dahilan, nasasakit yung ulo mo, nahihilo din siguro, sobra ding nood ng cellphone, sobrang video. Kung manonood ako ng volume sa cellphone or sa tablet or iPad, kalahati lang o 1/3. Hindi ko i-full volume yung cellphone yun kasi mag-warning yung ano eh, yung gadget mo. So too much high volume. Hindi rin maganda yun. So tsaka may anti-radiation din ako na glass. Wala tong grado. Para hindi lang kasi kakababad mo rin sa cellphone yung screen niya. Sasakit yung ulo mo 'di pag magsakit ang ulo. Kasama ng wrong posture mo. Sasakit, hindi ka na makatrabaho. Then plus, hindi ka pa huminga. Meron din ako nga na dito. Quantum pendant. Yan, gamit ito ni Pacquiao eh. Ang purpose nun is pang palakas ng oxygen. Diba, madami ba akong mga ito, mga agit-agit o mga material. Kasi kung hindi ako yun, ginamit ko yun ng mga technology na ito. Itong YouTube, itong cellphone ko, para makashare ng goodness. Spread love and goodness everyone sa magawa ang trabaho nyo. Kasi bakit tayo guilty, hindi masaya? Kasi hindi natin nagagawa yung dapat natin gagawin. Hindi tayo makaitindi, hindi klaro yung isip mo. Lagi kang pagod. Sino bang masaya nun? Diba? Nagagalit ng nanay mo. Masaya ka pero hindi naman. Dapat unahin yung mga priorities. Bahay mo, sarili mo, pag-aaral mo, trabaho mo, pagpahinga mo. Lalo na yung kalusugan mo. Priority mo yan. Lalo na yung pamilya. Anak, asawa mo. Diba? Yun naman talaga ang priority unahin natin. Hindi yung laro-laro lang. Kasi laro, it's just fun lang yan. Leisure lang. Diba? Kung hindi tayo inuuna yung priority, inuuna natin lagi nagsiselfone, games. So, lahat ng bagay, ibabalanse yan. Lalo na itong breathing, kailangan mo mag-breathing. Kasi pag hindi ka mag-breathing, hindi yun normal. You have to breathe to have a good health and more energy. Maraming lakas. Kung hindi pa siguro ako nagbe-breathing guys, iitim yung balat ko, natutulog na pagkagabi, okay na, mag-light yung skin mo pag natutulog ka. At saka nagbe-breathing ka para more oxygen. Saka yung likod mo, paghiga, yung sleeping position mo sa paghiga, dapat straight, papalit-palit yung paghiga mo. Itong sinabi ko ngayon sa video, ganito rin isasabi ko. Personally, kung magkikita tayo, mag-share tayo, mag-uusap. Nag-share lang tayo ng magandang good news. Good news. Share good news, share good life. Para sa lahat, for all. Diba? Para mag-improve yung buhay natin. Kasi pag hindi natin mahalin, diba? Para ma-attract yung good life natin, is to love ourselves. And nagsimula yun sa pag-love natin sa ang abayawi, diba? Yung creator, true God, Israel. Sa mundo. Diba? Ang God, ito lang yan. Pero ganito yan ang sasabi natin. Pagmamahal natin sa langit. Diba? So, yun ang gagawin natin po, guys. Diba? Share lang tayo. Share good vibes ba? Diba? Peace. Kung hindi mo gagawin ito, it's up to you. Okay? So, tuloy tayo sa ating part 3. Maraming salamat sa papanood. Sana gawin nyo ito. Hindi lang dito sa panood nyo ngayon. Gawin nyo ito araw-araw. Do this every day to improve your life. Diba? Para gaganda yung katawan nyo. So, maraming salamat. Thank you po, guys. Thanks.